Tututuka ng Senado ang usapin tungkol sa public utilities sa resolution of both houses number 6 at talakayan sa CHACHA charter change. Inaasintang matapos pagdating ng Oktubre o mas maaga pa. Yan ang ulat ni Daniel Banalastas. Isa sa bubusisiin ng mga senador sa susunod na pagdinig ng Resolution of Both Houses number 6 ang usapin sa public utilities. Imbitado sa pagdinig ang mga legal expert, pati mga malalaking samahan ng mga negosyante. 1987 Constitution, ano yung music natin? Nakikinig tayo sa plaka at sa cassette tape, di ba? Noong 1987. Paano na tayo nagko-communicate nun? Di ba? May landline tayo nun eh, di ba? Ibang-iba na yung mundo. Kumbaga, dapat mag-adjust din tayo. Kaugnay sa timeline kung kailan ba matatapos ang talakayan sa panukala, nakikita ni Senator Sani Angara na pagdating ng Oktubre, tapos na ang diskurso sa issue. Pero pwede rin niyang mapaaga. Ipiliwanag din ng senador kung bakit magandang isabay ang plebisito sa CHACHA sa 2025 midterm elections. That's why kaya nga gusto ko sabay sa elections para may pananagutan ang mga kandidato, di ba? Kung ano yung posisyon nila sa CHACHA, dapat tatayo sila sa entablado at ipapaliwanag sa tao. Yan, kaya ito ang naging paninindigan ko dahil dito, so and so. Whether pro or against sila, mapag-usapan. At for me, yun yung talagang pinaka nilalaman ng ating demokrasya. Subalit kaugnay sa posisyon ng kanyang mga kasamahan sa CHACHA, ayaw pangunahan ng senador ang pasya ng mga ito. At sakali magtuloy-tuloy man ang CHACHA at maisakatuparan ang mga plano, handa rin daw sila sa anumang pagkwestiyon na pwedeng mangyari sa korte. How can I speak for 23 senators, di ba? I can only speak for Senator Angara, maybe Senate President Zubiri, and Senate President Pro Temp Legarda kasi we filed the resolution. So paninindigan namin yung resolution namin, di ba? But we cannot assure na hindi siya maamyendahan ng ating mga kasamahan because that's part of the process. Hindi madali yung kumuha ng 18 votes ha, for isang panukala. Sa gitna naman ng mga iringan sa pagitan ng mababa at mataas na kapulungan, umapila si former Senate President Franklin Dirilon sa mga dating kasamahan na mag-usap. Bukas din siya na mapag-aralan ang restrictive economic provisions na saligang batas. Dapat anyang maging bukas. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.